Kasi kung pang-retirement, matagal pa natin gagamitin yan, kailangan ilagay natin yan sa investment para mas mabilis mag-grow at maximize natin ang pera natin. Kasi imagine kung eto lang ang interest ng pera mo, yung 1% hatiin mo pa sa 8, yan yung 0.125%. So, antagal ng growth. At actually, nagde-depreciate pa yung value niyan dahil tumataas ang inflation at tumataas ang ating bilihin. So, ito yung tinatawag na financial concept, the rule of 72, the power of compound interest. So, dapat ilagay natin sa tamang investment vehicle ang ating pera para mabilis itong mag-grow. So, dito, isimplify lang natin, may tatlong tao na magre-retire, sabay-sabay yan. Yung isa, 400,000 lang ang pera niya. Yung isa, 1.6 million. At yung isa, 6.4 million. So, sino ka dito? Ikaw ba yung nag-i-invest sa 4%? Ikaw ba yung naglalagay sa 8%? Or, maximize mo pera mo, nasa 12% or more. So, dito sinasabi lang na importante talaga na matuto tayo mag-invest at alamin natin kung paano magtrabaho ang pera.